Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amor. Sa araw nito mga kaibigan, ay isa na naman pong special, super special celebrity ang ating makakakwentuhan. She's not only a friend, inaguri ang star for all seasons. A public servant, award-winning actress, and a blogger. Mga kaibigan, let's all welcome the one and only Vilma Santos Recto. Thank you, Ate Aster. Hello, everyone. Kamusta po kayo lahat? Finally! Natuloy na rin po ito. Ang tagal na namin pinaplano to ni Ate Aster. At least, andito na ako, Ate Aster. I love you, B. And congratulations kasi I told her, nanonood ako ng vlog mo. At nanonood din ako sa iyo. Thank you, Ate Aster. Ako rin, medyo matagal din po ako nawala sa industry kasi nga, naging mayor, governor, tapos sa congresswoman, tapos nagpandemya pa. So talagang for a while medyo nag-hibernate ako. So pero ngayon, Ate Aster, ito isa sa mga unang labas ko na medyo malakas na ang loob ko dahil sa COVID. At sa iyo pa, Ate Aster. Siyempre, ikaw pa. Not for anything. Gusto ko nga maiyak sa tuwa. Kasi just like kasi long lost friends na matagal yes. na hindi nagkita, nagkausap. Ngayon, we are face to face. Yes. Diba? Wala nang ganang... Anything you can ask, Ate Aster, anything. Ako, love you for that, V. You are celebrating your 60th yes. anniversary in the business. My God, hindi lahat umaabot sa ganong katagal. Anong isang sekreto ng Vilma Santos para umaabot ng 60 years and more? Siguro, Ate Aster, ano lang ito? Ito yung sinabi ko na hard work, smart work, and grace from God. Kasi hindi naman natin iniisip kagad na tatagal ako talaga ng 60 years in the industry. Pero syempre, utang na loob ko to sa mga taong walang tigil na nagmahal at sumuporta, sa lahat ng mga colleagues, sa lahat ng mga katulad nyo, Ate Aster, na nakasama ko na nag-mature. O, nag-mature, Ate Aster. Ah. So, ito'y utang na loob ko po sa inyong lahat na magtagal sa industriyang ito. Pero palagay ko isang I can share with you is, love your career and it will love you back. Respect your career and it will respect you back. Kasi sa industriya namin, sa dinami-dami naming mga artista, palagay ko ang labanan dito, longevity. Sino ang tatagal? Diba? And I thank each and everyone sa lahat po ng mga nagmahal sa akin, my Vilmanians, sa lahat ng pamilya ko sa industriya. Maraming salamat po, tumagal ako ng 60 years, Ate Aster. At you were 9 years old na magsimula ka sa showbiz. Through this liit, yes. ang unang-unang nagbigay sa iyo ng acting award, Best Child Actress. Through this liit. Through this Famas. Liit. Famas, right? Yeah. Oo, diba? Paano ka napasok sa showbiz? Ano yan, Ate Aster? Palagay ko talagang grace from God talaga. Kasi hindi naman ako through this liit talaga at first. Kinuhanan ako ng pelikula noon. I was 9 years old ng uncle ko sa Sampaguita Pictures. Ang movie kinukuha ko, Anak Ang Iyong Ina. At walang ano doon, walang yung pumipila para mag-audition. Walang audition yon. Kinuha niya ako talaga dahil nga maarte na ako. Nakikita ako sa fiesta. Pero when we went to Sampaguita Pictures, merong queue, merong linya ng mga bata. So, nakisama-sama ako dun sa linya. Sabi nga ni mama sa akin, umalis ka dyan, hindi ka dyan, hindi ka dyan. Eh, nakita ako ni Doc Perez. Sabi ni Doc Perez sa akin, ikaw, sige ka. Eh, yun na, nandun si Bella Flores tsaka si Boy Alano. In-audition ako, binigyan ako ng linya. Sinabi ko na may linya, tapos pinaiyak ako, umiyak naman ako. Nag-adlib ba ako? Diyos ko, pagkatapos noon, sabi ni Dr. Perez ng Sampaguita Pictures nung araw, ayan, I have my true this liit. Kaya nung mag-start ako, Ate Aster, through this liit, Anak Ang Iyong Ina, dalawa kagad yung pelikula ko. And I was 9 years old then. But that time, enjoy lang ako, Ate Aster. Hindi ko na maalam. Hindi pa alam to eh. Na nag-shooting ako, na doing a film. Basta alam ko, umaarte ako. Tapos nakita ko na starstruck ako kala Lolita Rodriguez, sila Luis Gonzalez. Tapos nakikita ko sila Susan Roses, sila Amalia. Fan na fan ako, yung parabang... Oh my God, ito pala yung mga artista, ganun. Who would think, di ba? After so many years, eto, nag-artista na rin pala ako. 60 years! In 60 years, you've been in the business. You've been through a lot, Di. Oh, sobra. Alam namin na ito, nasubaybayan namin ang buhay mo. Personal mong buhay, professional mong buhay. Kung i-rewind ang buhay mo, anong gusto mong balikan dun sa 60 years? Malaking bagay na sa akin na dinaanan ko lahat yon. Yes. Lahat ng frustrations, lahat ng happiness, learnings, yung mga natutunan ko. There was even a time I wanted to quit because I got tired, you know. So all of this na dumaan sa buhay ko, lahat ng challenges na dumaan
sa buhay ko as an artist, no regrets eh. Ate Aster, kung babalikan ko man, babalikan ko buong-buo. Kasi I should be thankful kasi hanggang ngayon, hindi lahat blessed ng ganito, natatagal ng ganito, Ate Aster. Sabi ko nga kanina, it's always a combination of hard work, smart work, and grace from God. I thank all my fans and all my supporters kasi after 60 years, andito pa rin po ako sa harapan nyo, ini-interview pa rin ni Ate Aster, di ba? And for that, I'm truly blessed. And for that, I'm very, very thankful and grateful, Ate Aster. Tatlo kayong magkakapatid. Of course, yung Ate Emeline mo, ikaw at si Sunny Boy. Bakit ikaw lang napunta sa showbiz? Lima kami. Ay, lima ba kayo? Ay, may dalawa, si Winnie at si Tess. Yes, I'm sorry. Lima kami. We're five in the family. Ko. Yeah, naalala pa ni Ate. Diba? Yes, yes. Yeah. Oo. Si Winnie. Ako, right. Di ba apat na sikat? Yes, nag-artista correct. Din si Winnie. Yes, oh. Di ba? Tapos, so, dalawa kami sa pamilya, pero hindi nagtagal. Nagkaroon na ng sarili niyang buhay si Winnie at pamilya. Pero alam mo, si mama at si papa ko talagang, miski nung may mga trabaho pa sila, lagi silang nagpe-perform sa opisina pag Pasko. So meron ding art, pagiging artist sa puso nila. Pero alam mo, lola ko nga si si Carmen Rosales. Oh. Yeah, sa father's side. Ala, hindi and then before she passed away, okay. Bago namatay si Carmen Rosales na queen ng Philippine Movies ng araw with Rogelio de la Rosa, nagkita pa kami noon at sa kanya ko nakuha yung sinasabi na obligasyon mo sa yung publiko to always look good. Oh. Sabi niya, always be presentable. Huwag kang haharap sa mga fans mo o sa mga audience mo ng anong itsura mo. Kasi yung mga fans daw, nilalagay ka sa pedestal. So when they want to see you, they want to see a celebrity. Hindi naman yung fully made na naka-makeup ka talaga, but at least always be presentable and be respectful. Yun ang talagang mga huling mga sinabi niya sa akin bago namatay si si Lola, Carmen Rosales. And totoo yung sinabi niya. I think we owe it to our public na hindi naman kailangan kang bihis na bihis, no? Kahit ba nakapolo ka lang, Ate Aster, and then jeans, basta rubber maayos. Shoes. But at least presentable. Yes, so when they see you naman, matutuwa naman yung mga fans mong humahanga sa'yo na at least you look good. Parang ganon. At saka yun din na naging training sa Sampaguita, right? Lalo naman sa Sampaguita. Kailangan doon talagang prim and proper, di ba, Ate Aster? Eh, doon din ako lumaki sa Sampaguita. Yung mga artista doon nung araw, bawal na makikita sa mga kung saang-saang lugar. They can't even go sa mga club-club, di ba, nung araw? Bawal sila doon, yung mga exposure ng... Pati sa Divisoria, bawal. And di ba, kailangan maayos sila para ma-maintain nila yung tinatawag na face value o star value. Yun yun. I guess, isa yung sa naging training ko sa Ate Aster. Hindi naman kailangang ayos na ayos, but at least huwag ka na mga harap na matutulog ka na. Di ba, Ate Aster? Matulog ka na lang. Huwag ka na muna umarap. Alam mo, tutusin, tama yun. Hindi, Ate Aster. You owe it to your public. At saka, they idolize you. That's true. That's true. So, kasi, correct me if I'm wrong, Ate Aster. When they see you na you are presentable, respeto mo rin yun sa mga audience mo o mga fans mo. At saka sa sarili mo rin. Hindi ba? At sa sarili mo. So ako, na-train ako ng ganon, Ate Aster. Alam ito ng lahat. Of course, kung may Guy and Pete noon, meron din V and Bot. O tama. O, diba? Si Bobot. So, paano kayo naging love team noon ni Bobot? Of course, Edgar Mortiz. Si Bobot yata, nasa pamilya noon ng Guy, Pete, Bobot. Oh, yes. Triangle. Ah, parang triangle. Oo. Mm. Eh, hindi yata siya nasama sa triangle kasi mas sinuportahan yung Guy and Pete. So, naghanap siya ng ka-love team. According to him, nakita niya raw ako naglalakad sa ABS-CBN radio pa, radio program pa noon. Nakita raw niya ako naglalakad. And then, sabi ni Bobot, sabi raw niya, siya ang gusto kong maka-love team. But that time, meron akong programa with Jay Ilagan, late Jay Ilagan. Yes, yes. Kinuha niya ako kay Jay Ilagan, tapos ginawan kami ng pelikula ni Bobot. Nag-hit! So, hanggang tuloy-tuloy na, nag-hit yung VN Bot na inilaban sa Guy and Peep. At palagay ko doon naman sa love team, na yung rivalry na yun, doon din kami nakilala ng buong Pilipinas. Ito ba yung My Pledge of Love? My Pledge of Love. Yes. Yan ay mga Pilipinas. 16. Yes. And then may ginawa kaming apat, Guy and V and Bot, na si Kuya Germs ang director sa Sampaguita Pictures. Mm-hmm. So, doon namin binuo yung mga fans namin noon. Hindi pa digital noon, hindi pa social media. Talagang tinatrabaho namin noon na mag-personal appearance para makilala talaga kami ng mga tao.
At palagay ko, kahit paano nakilala yung VN Bot Guy and Pip, di ba? Pa kahit paano, talagang super sikat. Oo, at diba? Hanggang ngayon pinag-uusapan. Diba? Paano nyo na-maintain ni Bobot ang pagiging magkaibigan up to this day? Kahit sabihin na natin may kanikanya na kayong pamilya. Oo naman. O Santos din ang pangasawa niya, di ba? Si, oo naman. O, di ba? Si Millet. Si Millet, di ba? Yes. Palagay ko, again, babalik ako doon. Lahat nung, naku, lahat na naging boyfriend, ha? Like kay Bobot, na naging boyfriend ko noon, palagay ko, kaya kami nagtatagal hanggang ngayon, we're friends, respeto pa rin eh. Respeto sa partner and sa friendship. Now na meron siyang pamilya, meron akong pamilya, andun yung respeto pa rin sa friendship namin na we do care for each other. Like, I wish him also good luck and a good life sa pamilya niya and vice versa. Ganon din sinasabi ni Bobot sa akin, you take care of your family and my love to your family. And every time we see each other, nandun yung respeto namin as friends sa bawat isa. I think the magic word is still respect. Tumatagal yung pagiging kaibigan mo sa lahat ng mga naging leading men ko o mga nakasama ko sa industriya. At saka hindi lang yun, kahit kayo ng ex-husband mo na si Edu. Yeah, si Eduardo. Yeah, si Edu, yeah. Basta't anything to do with Lucky at nagkikita kami, birthday ng anak ko, may activity yung anak ko na importante, kailangan ng magulang, nandun kami lagi ni Edu. Ganun pa rin ang respeto ko kay Eduardo. But he's still the father of my son, di ba? Di ikaw yung tao na nag-crossover sa maraming bagay. You are an award-winning actress. Pinasok mo ang public service. You've served the public for 24 years. Yes. Right? May plano pa bang balikan ito balang araw? Alam mo, Ate Aster, matagal na kitang kasama, pamilya na kita. Bata pa ako, kilala mo na ako, nagdalaga, nag-asawa, nagkaanak, Ate Aster. At nagkaapo? At nagkaapo. Ito pa rin kami ni Ate Aster. Ang pagpasok ko talaga sa pagiging isang public servant, o pagpasok sa politika, hindi ko talaga pinlano yon. Wala naman tayong time noon nag-usap tayo, Ate Aster, gusto kong maging ganito, someday, sa politika. Wala po talaga, but I guess it was meant to be. May purpose yung Panginoon sa akin nung pumasok ako as a public servant. Hindi ko po alam. I just did my very best and siyang nag-guide sa akin. Sa 24 years na yon, doon ko rin na-appreciate ang buhay. You know, Ate Aster, we're so blessed. Kasi kung makikita mo yung totoong buhay ng mga tao, yung realidad ng buhay, hindi talaga madali. Marami pa rin tayong kababayan naghihirap. And in my own little way, nung naging mayor ako, governor, and congresswoman, in my own little way, kung ano man yung naibalik kong serbisyo, at truly from the heart na serbisyo sa kanila, na dapat kong magawa bilang mga tulong sa mga taong nagtiwala sa akin, palagay ko that's the fulfillment ng isang legacy mo na walang camera. At yun na lang yung kaligayahan ko, Ate Aster. Ang layo ho kasi ng pagiging isang public servant, well, unless magnanakaw ka, Ate Aster. Pero yung kita mo, the fame, sweldo mo sa pelikula, malayo. Spoiled tayo sa industriyang ito, Ate Aster. But when you truly serve from the heart, dun sa mga kababayan natin nangangailangan, palagay ko it's a sacrifice. It's not easy. Ang nasakripisyo nga yung karir ko. Pero the fulfillment po sa puso ko na naibigay ng servisyong yun, priceless yun, Ate Aster. Nagkaroon pa ng mas meaning ang buhay ko nung maging public servant ako na I dealt with reality of life ng mga taong nangangailangan tas nakakatulong ka. Sarap ng pakiram. Walang camera yun, Ate Aster. Ngayon, pansamantala. Well, I'm saying pansamantala na nagpapahinga ka sa public service. Dahil binabalikan mo ang industriyang iyong minahal, in-embrace, at kung saan ka nakilala. At pinagkakautangan ko ng loob. Kasi even nung the time nung tumakbo ko sa pagka-mayor, first woman mayor ng Lipa, I'm sure binoto nila ako dahil ako si Vilma Santos. Yes. Pero at, di ba kasi si Vilma Santos lagi kong katabi, yung artista. Pero at the end of the day, yun na, yung titignan na nila yung trabaho mo later on. Yung performance mo. Yung performance mo sa trabaho mo. And sabi ko nga, kung nagtagal ako ng 24 years, nakagraduate ako as mayor, governor, and 2 terms as legislator or congresswoman, I must have done something good, kahit paano. May nagawa naman siguro akong kabutihan sa mga taong nagtiwala sa akin. Not easy, pero at least I did my best. Like what you said, it was also a sacrifice, turning your back on showbiz, kung saan ka nagsimula, kung saan ka nakilala. 24 years is 24 years, di ba? And of course, showbiz career has to take the back seat. Yes, right? Tama. Oo. Pero
Anong naramdaman mo at that time na your fans were clamoring for you to do movies, TV, pero hindi mo magawa? Nagtampo na sila sa akin. Yung mga Vilmanians ko, nagtampo na sa akin. At saka kasi wala pang vlog noon. Hindi pa ako vlogger, so wala na talaga akong komunikasyon sa mga fans. Although kasama ko sila sa mga proyekto ko, pero nagtampo sila. Lagi ko na lang nadidinig, kailan ka gagawa ng pelikula? Kailan ka uli naman babalik sa amin? Bakit lagi ka na lang nandyan? Paano naman kami? Hindi ka na namin napapanood sa sine. Wala akong magawa, Ate Aster, eh. Kasi that time I was dealing with real life, eh. So kailangan ko mag-aral. Hindi biro kasi ang tinatrabaho ko rin, totoong buhay na ng mga tao. So talagang nag-suffer yung career ko at nagtampo yung mga Vilmanians. Pero doon dumating yung vlog. doon na naman ako na-excite, Ate Aster. Parang pag nabasa na ako ng mga comments na alam mo, tuwan-tuwa yung nanay ko. Kasi na nakita ko, nakita kanya uli. Tuwan-tuwa, lagi naabangan niya yung vlog mo. Tapos yung mga batay, millennials, sabing ganun, Ate V, you are our inspiration. Mga millennials na to, di ba, Ate Aster? Ginagawa ka naming inspirasyon kasi yung ginagawa mo sa pamilya mo, yung nadidinig namin sa'yo, yung nabubuhayan na naman yung loob ko na, oh my God, may communication na naman ako sa mga tao. Parang ganun ba? Kasi for a while talagang I concentrated as a public servant. Talaga nagtrabaho ako. Nagsilbi ako talaga, Ate Aster. But now, balik ako sa ano natin? Sa realidad ng mundo namin, yes. Sa show business. Yes. And natutuwa ako, nakikita ko na ngayon yung old friends. Nagkita na naman tayo, Ate Aster. And for that, I'm really very, very happy kahit na ngayon po na I'm living a private life. Binanggit mo yung vlog. Paano ka napunta sa mundong yan? Ay, naku, dahil sa anak ko. Si Lucky, kasi nung pandemic, si Lucky at si Jessie stayed in the house for more than 2 months. Aba, lagi na lang ako iniimbitahan, Ma'am, si Lucky. Ma'am, guest ka sa vlog ko. O, ako naman, talagang willing and able. O sige anak, guest ako. Tete, usap-usap. Si Jess naman, Ma'amski, pwede ba guest ka naman sa vlog ko? Aba, maya-maya. O tayong tatlo, vlog ng vlog, mga contents. Anong pinag-uusapan? Sabi ko, teka muna. Bakit kayo may ganyan? Hindi ba ako pwede magkaroon ng sarili ko? Ako naman magsasarili ko magbablog, tapos kayo naman ang guest ko. And they taught me how. Oh. Kinuha nila ako ng channel, di ba? Oh. Hindi ako techie, Ate Aster. Pareho tayo. Ako techie. So, natutulong ako sa kanila, kinuha raw ako ng channel. Tapos ma, mag-iisip ka ng content. Ano yung content? Anong papakita mo? Sabi sa akin, like what? Anong papakita ko? Activities mo. Sabi niyang ganun. Diyos ko, nung matuto naman ako, umuwi naman ako. Hanggang pagpunta ko ng Singapore, ginawa ko ng travel time. Diyos ko, isang oras. Isang oras yung vlog ko. Sabi ng anak ko, kay Lucky, Ma'am, iiwanan ka ng audience mo kung isang oras ang vlog mo. Basta, if you feel like doing something raw, it's better to do it and enjoy it and share it with your audience. Saka, so I'm pag still mahaba, you can cut it. Kaya part nga, one, part two. Ginagawa ko nga, nagiging travelogue eh. Okay. So, but I'm enjoying it because yung may interaction ako uli sa sa fans. Sa fans so, ko. Sa audience. Yeah, sa public, oo. Yeah. At very millennial lang dating, ha? Yeah. And the good thing po, nagpapasalamat ako kasi ang dami ko ngayong bagets na fans. Yes. Dahil sa vlog, di ba? From their parents. Yeah, yeah. To the yes. Apos na nga, na ginagawa kanilang inspirasyon sa studies nila. So, and for that, kung nakakatulong ako doon, abay, tutuloy kong vlogging and I'm enjoying it. Yung sharing ko sa kanila to give inspiration. Okay, ang isang magandang balita is babalikan at binabalikan mo ang showbiz. Give us the magandang balita para sa mga fans mo lalo. Na-excite ako kasi I thank God and of course, nagte-thank you rin ako dahil natutuwa ako dahil ang dami naman dumarating na oportunidad uli. And blessings. To go and blessings na makabalik ako uli sa show business after 6 years, going on 7. My last film was Everything About Her and that was Angel Luxin. Angel and Zian Lim. 2016. A very 20, nice movie. Yeah, thank you, Ate Ilang Aster. Ilang beses ko yung pinanood. Thank you, Ate Aster. So, 2023 na. So, six, seven years. Wala akong exposure, walang visibility sa show business. So, ngayon, na-excite naman ako with all the blessings na dumarating po mga projects na gagawin ko ngayon. I-share mo naman sa amin. Ah, sige. Looking forward ako na I'll be doing a movie with Christopher De Leon. Yay!
My long time... More than 20. More than 24 movies. 24. More than 24 movies together. Yes. Yeah, and then I'm also excited because I'm meeting also with Direk Eric Mati. Wow. Kay Don Don Monteverde. Meron kaming project na pinag-uusapan. Something different we can offer you. For international release. Yeah, magugulat kayo sa theme ng movie. But okay na, may script na. Mm-hmm. So ito. And then of course, yung Star Cinema, meron ding offer na maganda rin. So ito yung mga naka-line up lang na I'm looking forward na magawa ko for this year, maybe till next year. Para meron naman po akong may offer sa inyo uli. Sana naman tangkilikin nyo, please, ha? But I will make sure yung gagawin ko, gusto ko ma-enjoy nyo. I will make sure. And it's nice to be back. By the way, congratulations sa yung two-day special on your 60th anniversary. Thank you very much. Salamat, Ti Aster. Sa lahat po ng mga tumangkilik, pwede panoorin nyo pa po, tumangkilik nung 6 na dekada na nag-iisang Vilma. If you have time, watch it. Isishinier ko din ang buhay ko doon, Ate Aster. Thank you for watching. Awards. Sa dinami-dami na ng mga awards mo, na-excite ka pa ba tumanggap ng award? Oo naman, Ti Aster. Of course, hindi katulad ng mga una na talagang yung excitement noon, priceless yun. Tuwing mananalo ka ng award, talagang inaasam-asam yan ng bawat artista na magkaroon ng award talaga. Parang feeling mo, actress ka, you did a good job. Siyempre, kahit papano, I'm very thankful, grateful na na-acknowledge din yung mga nagawa kong pelikula. Nakakuha ako ng mga awards as best actress. Pero kahit ngayon, Ate Aster, nandun pa rin ang excitement. Iba pa rin yung payback time sa ginawa mo eh. May ginawa kang maganda na tinrabaho mo. Iba pa rin yung parang reward mo yan. Andun pa rin yung kabay excitement pagka nanonominate ka. But it's been a while, hindi ako nanonominate kasi hindi nga ako nakakagawa ng movie, Ate Aster. Soon. Sana, let's hope, let's hope. Na-mention mo nagagawa kayo ng reunion movie with Boyet. The very first actor na nakatrabaho mo ng 24 times. Yes. 24, ang isa doon ay sa amin, sa Octo Arts. Yes, Dulzura Cortez. Diba? Yeah. So, an award-winning movie. Yes. Ano ang pakiramdam na you're working again with the Christopher De Leon? I'm so excited. Si Boyet, I call him Yetbo kasi si Boyet, kasama ko siya dun sa 60th special ko. I'm excited kasi we're not getting any younger. Pero the script na meron kami, itong gagawin po naming pelikula sa Japan namin isi-shoot. Wow! Sama ako dun. Halika na, puntahan mo na pa siya sa Japan. Puntahan mo na si Ayla. Diba? Oo, siya, inaanak ko. Excited ako kasi it's also a love story. Pero itong love story na gagawin namin ni Boyet sa edad namin ngayon. Hindi kami yung love story namin pa-cute nung araw, di ba? Yung love story ang gagawin namin at i-shoot sa Japan ay ito ng mga edad namin ni Boyet ngayon. And then ipapakita namin kung anong isang tunay na pag-ibig sa edad namin ngayon. A true love, di ba? Endorsements. Nakakatuwa naman, di ba? Kababalik mo lang sa showbiz and yet sunod-sunod yes. na naman ng mga product endorsements mo. Talk about your latest endorsement. Ti Aster, I'm very blessed kasi andyan pa rin yung mga endorsements o yung mga produkto na naniniwala pa rin po sa your credibility, modesty aside. Diba, nandyan pa rin yung TGP ko, yung tungkol yan sa mga murang gamot para sa mga kababayan natin. Andyan yung aking oatmeal, Quaker Oats, yung aking paboritong oatmeal. Again, it has something to do with you, sa mga tao, health naman ito, yung Quaker Oats natin. Totoo naman yun, Ate yes, Aster. Correct. And then ngayon, recently, ito namang pinopromote ko yung tungkol sa angkas. Ito po yung tulong naman sa atin pong mga public commuters. Kung paano naman magiging maaluwal ng konti yung pagbabiyahin nyo, lalo na po with the present situation ng ating traffic, pila-pila na gusto nang makauwi and yet hindi kagad makauwi. Itong angkas ang isang solusyon na po pwedeng tumulong sa kanila. And at the same time, ito ho rin ay mabibigyan kayo ng pag-asang magkaroon ng trabaho. So, bibigyan namin kayo ng background ng angkas kung bakit ito po ngayon ang ini-endorse ko na makatulong sa ating mga kababayan. Ito ho ay tinatawag natin na motorcycle taxi industry na sinusuportahan ko ngayon. And of course, being a lola.
Yes! Heaven! Diba? Anong pakiramdam? Dahil matagal mo nito wini-wish na maging magkaroon ka ng apo? Yes, Ate Aster. Alam mo yan, diba? Dalawa yung anak ko. Siyempre, kay Lucky. Anak, kailan? Andito na yung apo ko, si Peanut. Ang pangalan niya talaga ay Isabella Rose Tawile Manzano. And he's 2 months old now. Nasa bahay kahapon. Ay, ang ganda-ganda, Ate Aster. Grabe. Pakita ko yung picture. Babae, na grabe. Gusto kong lamok. Naku, ang ganda-gandang bata. Kaya lang hindi mo pa siya ma-enjoy kasi baby pa. Hindi ho ako makahintay hanggang, let's say, mga 7 months or let's say 1 year old na. Yung tatakbo-takbo na, naku, tuturuan ko talaga umarte, I tell you. Talaga sabi ko, smile! O paano masyak? O paano matakot? Ay, tuturuan ko talaga umarte. Gusto ko maarte rin siya. I'm so excited, Ate Aster. Sa apo ko kay Peanut. Hi, baby Peanut. Marami na magbamana sa alahas ni Bea. Di ba? Yeah. Sagot ko na, sabi ko ka kay Jess, sagot ko na yung inang, ano talaga eh, malandi. Sagot ko na yung unang hikaw ni Peanut. Ha? Ako na bahala dyan, si Ma'am Sina. I'm so excited talaga. Kung may isip na si Baby Peanut or si Isabella Rose, anong mensahe mo sa kanya? Naku, Baby Peanut, matagal na kitang iniintay. I'm not here to spoil you. Sinasabi mo lang yan. Ganun ba yun? But I will always be here for you. Pag hindi binigay ni mami at ni daddy mo, ibibigay ko sa'yo. Pag hindi binigay niya ng mama mo, ng papa mo, come to Mamsi. Bibigay ko sa iyo my baby Peanut. Ganun. Hindi, pero at least, I'm excited. Gusto ko pagka 7 months or 1 year old na si baby Peanut, talagang I really wanna play with her. Yung sinasaway mo na. Yung ganun na, diba? Tsaka yung you can play with her already. Sabi ko nga, gusto kong laruin na uma-acting eh. Diba? Pero of course, lola lang ito, nandiyan naman yung mamit pa. Hindi ko na nga nasasabi, I love you, Lucky! Nasasabi, I love you, Peanut! Iba na raw. Your message for Luis and Jessie. Well, anak, nandito na kayo sa next chapter of your life. It's not going to be easy dahil mahirap din maging isang magulang. Ngayong meron ng baby Peanut, meron kayong responsibilidad sa kanya. To make sure that he will grow up to be a productive human being and at the same time, God-loving person. A lot of responsibilities nasa balikat nyo ngayon, anak. But, you know, as a grandma, as a lola, I will always be here to guide you to, anak, in my own little way, kung saan ako makakatulong para sa inyo bilang mga magulang and at the same time, Lola to Peanut, I will always be here for you, guys. I love you. And for Ryan Christian? Oh, to my son Ryan. Not yet. Hindi muna. Bagets. Ilan pa lang siya? Magto 26 pa lang yung anak ko. So, not yet. Finish muna lahat yung mga priorities mo in life. Although I know that you're very happy with your personal life, anak. Si mommy will always be here for you, anak. You know that. Kahit na may mga edad kayo, a mother will always be a mother. Kahit na nandito pa rin kami para nakaguide sa inyo at hindi namin kayo iiwan. I love you, Lucky. I love you, Ryan. And my bunso. Kamuna, may special message ka sa kanya. Yung kay, special message mo sa bunso mo. Hi, to my si bunso. Ralph. Hi, Senator Ralph. Behave. Sindi, Senator kay Ralph. Ralph, thank you for everything. And he's my youngest. And thank you for loving me. We've been together for so many years. But thank you because I can still feel the respect and love from you. Andito lang ako at sana magkasama tayong tumanda. I love you. I love you, Ralph. And your fans? And to my ever loyal, wala anong tawag dito, ever loyal fans. Ano ito yung walang tulugan, umaraw, umulan, nandyan pa rin sila. Kasama ko ng mga tumanda, my God. To all of you and to my new fans, yung mga millennials, maraming salamat sa pagmamahal at suporta. Hindi man ako mangangako ng kahit ano sa inyo, pero yung bagay na inaasam nyong maibalik ko sa tiwalang ibinibigay at pagmamahal sa akin, gagawin ko po yun sa abot ng aking makakaya. I will make sure na, of course, sa pagdarasal ko sa Panginoon, hindi ko kayo ipapahiya. Okay? So maraming salamat sa pagmamahal at suporta at sana maibalik ko ito sa inyo sa pamamagitan din ng paggawa ng magagandang pelikula. And maituloy ko na maging inspirasyon nyo ako. Maraming salamat. I love you. Maraming salamat. B, please allow me to thank my personal sponsors. Panda Nation Cafe, maraming salamat. Everbellena, Hello Glow,
Most View from Japan, Beautitherm, Nutritech, thank you so much to Dios de la Luna, Aficionado by Joel Cruz, Erase Beauty Care, Vanilla Skin at Robinson's Magnolia, Mesa Tomas Morato, Richie's Kitchen by Richie Ang, Nessa Sile Salon for My Hair and Makeup, Gandang Rick Reyes, Chato Suga Jimenez, Bebot Santos of Coloretic Clothing, Studio Manila, Manila Bulletin, maraming salamat, Bobby Gricantina, at sa inyong mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan, mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Every Friday po yan, 12 noon. And with that being, mula sa kaibutura ng aking puso, maraming salamat. Di mo lang alam kung paano pinasayang ating viewers. And of course, I'm looking forward to the part 2 of this interview. Yes, maraming sa Ate Aster, maraming salamat po. O, ulitin ko, nanonood ako ng vlog ni Ate Aster palagi. And I'm watching her too. Yeah, gusto ko yung mga yung interviews na ginagawa niya sa kanyang mga bisita. And thank you for this opportunity, Ate Aster. And to all of you, panoorin niyo rin yung vlog ko ha, pag may time kayo sa channel ko naman sa YouTube, okay? Ito na oh, ito na yung magic word. Please subscribe, like, and share. Di ba? Yes. Ate Aster, please lang, sana matarget ko. Wala pa akong 1 million subscribers. Malapit ka na. Pero sana malapit ka na. Please subscribe. Diba? At mag-enjoy tayo sa vlog ko. Ituloy natin ang ating komunikasyon. And again, Ate Aster, sa iyong team, maraming salamat sa inyo, Kuya. Thank you. And see you again sa part 2. Pag nag-promote na ako. Yes, yeah. Thank you for the support. I love you too. And God bless you always. Likewise. And of course, I'd like to thank the Society Lounge for this beautiful place. Wow, thank you. At sarap ng pagkain. Maraming salamat. And of course, kayo mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan. Mag-subscribe, like, share, and hit bell icon of TikTok with Aster Amoyo every Friday, 12 noon. Bye for now. Bye!